patay matapos habulin at paghahampasin ang isang alagang aso sa Camarines Sur. Katwiran ng suspect, perwisyo at may kinagat na ang aso sa lugar. Nakatutok si Jessica Calino ng GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Hindi lang basta hinabol. Hinampas din ng kahoy ng lalaking ito ang nakasalubong niyang aso. Nang ilabas sa sako, kumpirmadong patay na nga ang aso. Tatlong taong gulang pa lang ang golden retriever na si Kilua. Alas 6 po ng umaga, nagising po ako, wala po si Kilua sa tabi ko. Kasi po, tabi po kaming natutulog niyan. So, bale mga around 6 a.m. po, hinahanap po namin siya. Base sa CCTV, pasado alas 5 ng madaling araw pala, naakyat ni Kilua ang rooftop ng kanilang bahay bago ito tumalon mula roon. Isang dumada ang residente naman ang dinambahan ni Kilua, kaya nagpatulong sa humampas sa aso. Yung aso, tumawid doon. Nung nakita kami, yung inaano ko yung matanda, bumalik. Talagang ako naman sinakmal. Buti na lang, dito lang yung tama ko. Dito sa paa. O, tapos noon, yung pagka, ano na, pumasok yun doon sa tindahan namin. Dalawa nang nakagat eh. Yung matanda, ako, pati yung asawa ko, kakagatin pa. Kaya po nagawa ko yun. Iginit din sa barangay ng pumalo sa aso na hindi totoong may intensyon siyang katayin ang aso. Humarap din sa barangay ang residenteng kinagat ng aso. Pero kahit nangagat, sabi ni Vina, hindi yun dahilan para brutal itong patayin. Sabihin ng complainant, talagang desidido, magsampaning kaso. Pero kung talagang nangangagat na, kay Puan, dakupon muna to, ikulong para hanapon si May Saderi. Ayon sa Animal Welfare Act, bawal ang pag-abuso at pagmamaltrato sa mga domesticated animal. Ang magiging penalty niya is 6 months to 1 year. Ang imprisonment, and meron siyang doon na parang fine or multa na 1,000 to 30,000. Para sa GMA Integrated News, Jessica Calinog ng GMA Regional TV Balitang Bicolandia, nakatutok 24 oras.